Ayun, magandang araw Philippines. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagasubaybay. At gayon din sa lahat ng possible na mararating po ng ating munting YouTube channel. Ngayon po ay ika-30 araw sa buwan ng Hulyo 2024, araw ng Lunes. Pero ito pong ating video ay nung araw pa po ng Sabado ito ating na shoot, no? Medyo late upload na nga lang po. Yan po ay bandang alas 4:15 ng hapon. Makulimlim na hapon. Binabaybay po natin sa kasalukuyan ang S-Flex or South Luzon Expressway at northbound po yung ating tinatahak. Sa lukuyan ay nandito po tayo sa bahagi na ng kakalampas lang po ng Santo Tomas going to Calamba at ipapakita po natin sa inyo ang buong video. Magpuputol lang po tayo ng mangilan-ilan mga unnecessary para hindi po masyado humaba yung ating video. Magmula nga po dito sa Santo Tomas hanggang dyan po sa Alabang bago umakyat ng Skyway at ipapasili po natin sa inyo yung mga ilang karagdagang mga development. Kaya halina po kayo, samahan niyo po ako sa ating biyahe ngayong araw. And here we go. Dito po sa ating bandang kaliwa, hindi nga lang po masyadong makita sa camera, no? Yan po ay ongoing na yung road widening nito nga pong South Luzon Expressway. Ito nga po ay halos extension na po ito patawid po ng Star Tollway, no? At dyan po sa una-unahan ng konti ay manonotice po natin yung ongoing na paglalagay ng poste o paghuhukay diyan sa gitna ng kalsada sa Center Island, no, particular yun pong paglalagyan ng mga poste na patawid po ng S-Lex TR4 naman, no. Makikita niyo po yan maya-maya lang ng konti. Sana po ay tiyagain niyo po yung ating biyahe at ipapasili po natin sa inyo yung mga napakaraming development dito nga po sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo mga kabayan. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na po dyang boring machine at tila nag-uumpisa na nga pong magbutas ng lupa, no? Paglalagyan po ng board pile yan at saka isang crane. Ayan. Ayan, nandiyan po yan sa gitna. JEM po yung contractor niyan. Indication na yan po ay bahagi ng S-Lex TR4. Dito po sa bahaging ito ng lugar ng Calamba, no? Mag-uumpisa yung South Luzon Expressway Toll Road 4. At yan, kung mayroon lang tayo sanang pagkakataon na makuhanan po ng aerial shot, eh bahagya siguro papasili po natin sa inyo, no? Approaching na po tayo ng dating toll plaza. At dito po kapansin-pansin, unti-unti ay tinatanggal na nila yung dating toll plaza. Katunayan, mayroon pong bahagyang merging dito, no? Dahil ongoing nga po yung pagtatanggal. Ayan, makita nyo halos klarong-klaro na, konting-konti na lang at tapos na po yung libain yung dating toll plaza niya, yung ating nasa kaliwa. May mga equipment dyan na ginagamit
At syempre, meron po mga tao na nagtatrabaho dyan. At dito naman po sa bahaging kaliwa, sa southbound naman po, no? Yan na nga po, matagal na nga pong inumpisahan yung paghuhukay ng lupa dyan para patagin at pumantay po dito sa kasalukuyang existing na kalsada dito po ng South Luzon Expressway, no? Pero dito sa ating bandang kanan ay wala pa. So, yan po ang isa sa mga abangan po natin na sa mga susunod na panahon. May mga equipment din po dyan, may mga truck. Katulad po niyang truck na kulay dilaw na ating nasusundan na sa bandang kanan. Yan po yung mga ginagamit nila pang hakot ng mga lupa. Kinukuha doon sa hinuhukay and then itinatambak naman po doon sa bahaging mabababa, no? Bahagya pong naantala yung mga paggawa po dyan dahil ito pong mga nakalipas na araw yung dumaan yung bagyong Karina dito sa ating bansa, particular dito po sa Luzon. At naapektuhan dahil hinila niya po yung habagat, naging sanhi ng mga malawakang pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at maging sa mga karating na lalawigan. Approaching na po tayo ng Kalamba Interchange. Diyan naman po sa bandang kanan ay manonotice po natin na mayroon na rin yung muhukay na o pinapatag na yung lupa. Ayan. Ito pong South Luzon Expressway ay may kahabang o may habang 49.6 kilometers pagmula po dyan sa Magallanes sa lungsod ng Makati hanggang dyan po sa Santo Tomas sa Batangas. At ito nga po ay signed as E2 ng Philippine Expressway Network, no? At ito po ay minimaintain ng San Gil Corporation. Sila din po ang may-ari nito. At sila din po yung nag-construct para paluangin yung nasabing expressway. Parating na po tayo ng dating toll plaza at napansin po natin unti-unti ay tinatanggal na rin po ito. Sakto na yan, yun pong bandang gitna ay halos hindi na pinadadaanan yan. Marami na pong na-remove ng mga structure dyan at siguro darating ang araw na wala na po yung ganyang structure dyan sa gitna yan. Dating toll plaza po yan. Unti-unti tinatanggal na rin po yan. Medyo umaambo na that time, no? Kasi nga po, hindi pa ganun kaganda yung condition ng ating weather dito sa atin sa Pilipinas. Habagat pa po yan, no po. One, two,
Dito po ay bahagi na po ata ito ng iton, no? Yan, no? Samintado na po yung gitna. Tuloy-tuloy pa rin pinipison, tinatambakan hanggang sa masemento yung gitna, no? At nakita po natin, makikita po nyo maya-maya hanggang dyan sa unahan. Magmula po doon sa mamplasan hanggang halos sa alabang na, yun po kasing gitna doon ay concrete barrier yung naka-divide sa northbound saka southbound. Siguro ganun din po ang gagawin dito kasi makikita nyo po maya-maya dyan sa unahan ng konti. Ay ganun na po yung forma niya sa may Santa Rosa, bandang Santa Rosa na. Yun yung mga equipment, oh, tuloy-tuloy po yung kanilang trabaho. Kasi nga medyo gumaganda na yung panahon. Traffic na po yung southbound, oh. Ayan, mapansin ka. Ito na po yung parating na po tayo sa bahagi na sinasabi ko sa inyo kanina na magkakaroon po siya ng center island na concrete barrier. Tapos may mga reflectorize siya para safe yung pong mga motorista natin, no? Nandito, tuloy-tuloy pa rin yung pagsisemento ng gitnang bahagi. Ayun yung mga piso, no? Mga payload. Ito po ay medyo titiis-tiisin lang natin ng konti yung pagkakaroon ng pagminsan ay pagbagal ng daloy ng sasakyan dahil nga po sa ongoing na construction ng road widening itong South Luzon Expressway. On both lanes po yan, nararanasan ng mga kapwa natin yung turista na dumaraan dito. Dito po sa bahagi ito, ayan, ganda na ng pagkakasimento ng gitna. At atin pong ini-expect na ito po ay makakatulong ng malaki para paluwagin ang daloy ng mga sasakyan dito nga po sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Dahil kung mapansin nyo, kapag kaminsan ay talaga nagkakaroon siya ng traffic kahit na nasabing expressway itong lugar. At ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo mga kabayan yan, nasa left side natin, no? Mayroon pang islot na natira na paglalagyan po ng street lights, no? Yan, napakagandang tingnan yan pagka yan yung nabuo. Magkakaroon po yan ng ilaw dyan sa gitna. Magkabila yung ilaw niya. Ganyan po yung hitsura dyan sa ano, makita nyo mamaya pagdating po natin ng Mamplasan. Bandang Santa Rosa pa lang po ito, eh. Kapraso pa lang pala yung nalalagay na center island o pinakang concrete barrier sa gitna, no? Kapraso pa lang. Pero more or less, ganun po pala magiging hitsura niya dyan sa gitna, no?
At yun ang pong nasa bandang kanan natin. Ayan, tapos na po yung cemento rin. Dito na po tayo sa Mamplasan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. May poste sa gitna na parang naka-letter T. Magkabila po yan ay mayroong ilaw, kaya napakagandang tingnan yan sa gabi. At of course, malaking tulong po yan, no? Kitang-kita yung dadaanan natin. Kahit pasabihin na mayroon tayong ilaw sa sasakyan, iba pa rin po yung may ilaw yung kalsada. At siguro, mas maganda nga siguro kung ang ilalagay po nila dyan ay solar lamp o yung mga LED light. Oh. Mas makakabawas po ng konsumo ng kuryente yun na sinusupply ng mga power producer dito sa atin sa Pilipinas. At isa pa pong kapansin-pansin, mga kabayan, yun pong mga tulay ay talagang pinalulo ang nakagaya nga po nung mga nabanggit ko sa inyo nung mga kakaraan. Nakita nyo naman yung mga equipment na nandyan sa kabilang gilid. Oh. Yan, tulay po kasi ito, yan nilampasan natin. Para approaching na po kasi tayo ng Carmona at marami pong mga tulay dyan na yung ilalim niyan ay service road papunta po sa mga barabarangay dito sa Binyan. Maging dito po sa bahagi na ng Carmona, oh, Carmona Interchange. Ayan, kung mapansin nyo, mayroon pong mga crane na nandoon sa kaliwa. Lapas na po tayo ng o kakalampas lang natin ng Carmona Interchange dito po sa South Luzon Expressway. Ito pong bagong ito, tulay na naman po ito, ayan, no? May mga equipment din na nakalagay para ginagamit po sa pagkoconstruct ng extension ng tulay. Mapalad po tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na ito po ay makuha na ng buong video magmula po dyan sa Santo Tomas hanggang sa Alabang area. Opo, yan, ipapakita po natin sa inyo yung mga magkabi-kabilang development. Ito, kung mapapansin nyo, gawa na po yung magkabi-kabilang kalsada dyan. Yung pinaluang na kalsada. At ito nga na po yung sinasabi ko sa inyo, yan. Concrete barrier, then meron pong reflectorized na nakalagay sa ibabaw niya, di ba? At yan po, kapag kagabi, pag nasinagan po ng ating mga ilaw ng sasakyan, kitang-kita po yan. Lampas na po tayo ng Southwoods, dito pa rin sa bayan ng Binyan o sa lungsod ng Binyan. At dito halos napakaklaro na ng kalsada niya. Magkabila po yan. Lamang hindi pa masyadong nadadaanan. Bahagya, mayroon pong isang lane. Kita nyo, kakanan tayo bahagya rito. Para makita nyo naman po yung ongoing na paglalagay po ng mga retaining wall dito po sa bahagi na ng San Pedro. Ang taas po kasi ng lugar na ito, eh. Minsan po ay nagawi ako dyan sa service road na yan. Papunta na po kasi ng San Pedro sa bahagi ng Langgam, papunta ng Langgam yung ilalim niyan. No? Ang taas po niyan. Kaya yung retaining wall na nilagay dyan, napakahaba, napakataas. Titingnan po natin kung medyo makakagilid tayo dyan bandereya ng konti. Medyo nagkakaroon po ng pagbagal kasi
medyo sisikip yan dyan sa unahan, no? Yan. Medyo ikakanan po natin dito ng konti para mas makita natin. Yan po yung pong nasa right side, puro retaining wall po yan eh. Ang taas nga. Lalo na nung nadaan po ako dyan sa sinasabi ko sa inyong kasada dyan sa baba. Ito pala yun. Sa ano po yan eh, gilid ng Pasita Complex. Tapos pag lumabas ka dyan sa ilalim ng tulay na yan, papunta na po ng San Pedro sa Langgam. Opo. Ayan, napakataas po niya, no? At pagka hindi siya nilagyan ng bakod, parang napakadelikado eh, no? Titingnan po natin itong bahaging po ng tulay kung yan po ay palalaparan din. Possible pong gawin ganun din ang gawin kasi para maging uniform siya dun sa ibang mga size ng kalsada. Ayan po, nakita nyo yung mga equipment yung tanyan. So, patuloy po silang gumagawa. Tinatambakan yung lupa. Pinapatag. Opo. Sa mga madalas pong bumiyahe dito sa SLEX, pagka po tayo ay northbound, di po ba? Pansin-pansin, dito palagi siya nagkakaroon ng pagbagal sa bahagi nito, sa lugar nito ng San Pedro, dito sa may Caltex area, po, sa gasoline station. Pero, mapapansin nyo, paglagpas nito okay naman eh. Marahil epekto nga po yan nung pag-construct. Kasi ito, tulay na naman po itong batabadere na konti. Ayan, may ginagawa na naman. Meron naman equipment nandiyan sa gitna. At kung mapansin nyo, mula po doon sa dulo sa Santo Tomas, no? Sabay-sabay sila. Para siguro, para po umabot yung target na completion po nito by December po, parang yun po ang nabasa natin na nilathala mismo ng San Miguel Corporation. Talagay ko na lamang po sa ating screen, no? Yeah. Target of completion po nila dito sa South Laguna Expressway, yung pong widening. And approaching na po tayo dito sa may tapat ng Alaska Milk Corporation. Nakita natin yung nakaraang binlag natin dito na nilalagyan ng bakal at tinatambakan. Abay, simentado na po, kabayan. Opo, ganda na. Ayan. Siyempre, dahil committed yung daan, nagkaroon ng pagbagal. Pinili po natin manatili dito sa panang bahagi para po maipakita sa inyo yung natapos na na area dito sa bandang kanan yun. Tapos, mayroon pong mga bakal na indication na lalagyan po siya ng bakod, yung konkreto. Tingin po natin, bubuhusan yan eh. Yung mga bakal siya. Oh. Ayan na nga po, approaching na po tayo dito sa San Pedro Interchange na hanggang ngayon ay nakabitin pa rin po yung northbound exit entry, no? Pero may na-notice tayo, mga kabayan, at siguro makita nyo rin siya sa video. Ginagawa na po yung entry exit niya.
dito sa bandang kanan. Lalagyan ko po ng araw maya-maya. Siguro, itutuloy na siya, no? At pagka po nabalitaan natin na itutuloy na po yan. Ayan, dyan, no? Dyan po yan, dyan. Yan, no? O, may bahagyan ng sementado. Pag nabalitaan po natin na itutuloy na nga po yan, ay i-update po natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Dito po, ang sarap ng bumiyahe. Napakaluwang na ng kalsada rito. Approaching na po yan ng Susana Heights Interchange rather. Yan po. Yung pong mga pupunta ng Cavite area, particular dyan po sa May Molino, Baya Daang Hari, dito po kayo mag-exit sa Susana Heights going to MCX. Yun naman po yung pinaka maiksing expressway dito po sa atin sa Pilipinas. At ito nga po, approaching na po tayo ng Alabang. Ayan, ang ganda ng bakod niya sa gilid, no? At ipapapansin ko po sa inyo, mga kabayan, nilagyan po ng toll plaza bago umakyat ng elevated skyway. So, baka po ang mangyari dyan, no? Ay tanggalin din po yung toll plaza doon sa gitna ng skyway. Hindi po kaya ganun ang mangyari, no? At yan po ang isa sa aabangan natin kapag ka ito po ay na-active na o na-operational na itong toll plaza na sinasabi ko sa inyo bago po umakyat ng elevated skyway. Kasi kung mapapansin nyo, dyan po sa gitna ng skyway, sobrang traffic po dyan pagka rush hour. At ito na po yung toll plaza na sinasabi ko sa inyo, nasa right side siya, oh. Aba, ilang linya rin po yan. Kaya dito po, nagkakaroon dito ng bahagyang pagbagal kapag karasaw dahil two lanes na lang po yung nagagamit paakyat po ng elevated skyway. So, hanggang dito na lang po muna. Pansamantala ay nagpapaalam po si Kabayang Alex at yan po muna yung ating maihahatid ng mga latest development dito nga po sa South Luzon Expressway Road Widening Project. Sa mga ngayon lang napagawi, please don't forget to like and subscribe. Hanggang dito na lang po muna. See you po on my next vlog, God willing. Hasta la, bye-bye.